Hi guys! Welcome back again to my channel. And for today's video, meron naman tayong product na gustong i-share sa inyo. Itong cosmetic product na ito na gusto kong i-share sa inyo itong tipid or budget cosmetic product na... alam kong magugustuhan nyo and alam ko itong product na to ay madalas na ginagamit ng mga kababaihan. And syempre nga sabi ko kanina, tipid dahil mura lang naman ito and for sure matagal na gamitan ito. Gusto ko lang din i-share sa inyo kung paano siya gamitin, kung ano yung pwede nyong gawin sa ganitong product. So hindi ko na masyadong papatagalin, isa-isain ko na para sa inyo. So ito na yun guys. Ta-da! Ang dami, diba? So, nasa ano to? 2, 4, 6, 8 na lip and cheek roller ng Ever Belena. Yan. So, nahilig ako gumamit ng ganito instead na yung mga matte lipstick or kahit anong kind ng lipstick. Mas nahilig ako dito kasi sa totoo lang, mas madali siyang gamitin. And, kumbaga, may pwede kang twist na gawin, 'di ba? Kasi pwede mo siyang gawing gradient, 'di ba? So, ayun, ipapakita ko din sa inyo isa-isa 'to, kung ano yung mga kakalabasan niya, ano yung itsura niya, ano yung shade niya, and paano gumawa ng gradient lips. 'Yon. So, tuturuan ko kayo kung paano siya gawin gamit itong Ever Belena na lip and cheek roller. 'Yon. Pag ginagawa kong gradient yung lips ko, ginagamit lang ko siya nitong Nichidoko na concealer. Itong concealer stick. Since nahilig ako gumamit ng lip and cheek tint or lip and cheek roller, nag-decide ako na i-collect itong mga shades, different shades. I'm not sure kung meron pa sa mga different store kasi nabili ko siya sa Watsons sa Alabang, sa Madison Gallery. I'm not sure kung meron pa sa ibang store ng Watsons or sa SM. Yun. So, double check na lang din kung meron pa sila ng mga different shades na to. Pero, sure ako na maganda siya dahil nagustuhan ko siya and everyday ko siyang ginagamit. Isa-isahin ko sa inyo kung ano yung mga different shades na kinuha ko or binili ko. Ayan. So, kuha tayo ng tissue guys kasi mas mabilis na ma-identify natin yung mga swatches or yung mga shades ng mga lip tint pag nandito siya sa tissue. Yun. First ay itong Ever Belena na Red to Go na shade. Itong Red to Go para siyang lip gloss kasi ano lang siya, light. So kung bet mo lang magpaka light color lang ng lips mo, pwede siya. Next naman natin, ayan. So, ito yung Whip Blush. Ayan. So, di ba mapapansin nyo, medyo may pagka-pinkish na may purple. May pagka-ganun siya. Pinkish. Dark pink. Next na shade, one of my favorite talaga na... Kasi hindi ako mahilig sa sobrang red. Mas mahilig ako sa may pagka-brown. So, ito yung Uptown Red. Hindi ko alam kung medyo nahahalata nyo. Pero pag nandito siya sa tissue, medyo may pagka-brown siya. Pero I'm not sure pag nasa camera siya kasi parang pag nasa camera siya, red-orange yung lumalabas. Pero, one of my favorite ito kasi nga, hindi siya red, hindi siya pink, may pagka-brown siya. So, next naman natin ay itong Mandarin Muse. O, diba, para ka lang may red na. Ayan. So, sobrang red niya. Pero, ayun, pag trip kong mag-red, eto, ginagamit ko din siya. Next naman ay one of my favorite din. Kasi, sa totoo lang, tatlong shade dito sa Ever Belena ng Lip and Cheek Roller ang
favorite ko talagang gamitin. So, ito yung Nightberry. Yan, isa din to sa favorite ko dito. So, ano siya naman? Hindi siya pink. May pagkaano pa rin siya. Nasa shade pa rin siya ng medyo may pagka-brown. May pagka-shade ng dark. Hindi red, hindi siya pink. Nasa parang gitna pa rin siya ng pink and brown and red. Diba? Basta ganun. Yan, favorite ko. Ito din Nightberry. Next naman, ito, bihira ko lang din itong gamitin kasi sobrang pack na pack to. Sobrang red. Pero bet ko din siya pag yun nga, pag trip ko ngang mag-red, ayan, bet ko din siya. Ito, Coral Crush, diba? So, buti pa itong lip tint, may crush. Eddie, wow! Ito yung Coral Crush, tapos ito yung isang red Mandarin Muse. Tingnan nyo, mas red pa tong yung Coral Crush. Yan, pag bet na bet nyo talagang mag-red lipstick, Coral Crush ang gamitin nyo. Next naman tayo, dalawa na lang to. So, malapit na tayong matapos dito sa mga swatches. Isa din to sa favorite ko talaga. Madalas ko siyang gamitin din kasi nga, hindi siya ganun kapaulit-ulit ako, diba? Basta hindi ako mahilig sa pink, ganun ka pink, hindi ako mahilig sa red. Basta may shade lang ako sa mga dark. Dark brown, dark pink, ganun. Maroon, yun. Dun ako nahilig sa mga dark na ganun. Yan, so ito yung Rose of New York. And so ito, mas ano siya, mas dark, mas matingkad na brown. Hindi ko alam kung napapansin nyo kasi dito sa camera parang red siya. Pero pag actual, brown siya. So ito yung isa, 'di ba, yung Uptown Red na gusto ko. Tas ito din yung Toes of New York na may pagka-brown. So yun guys, so nandito na tayo sa last item natin, sa last shade natin. Ito yung Red Bump. Yan. Red na naman siya. So, ito diba yung Mandarin Muse. Ito yung Coral Crush. And then, ito yung Red Bump. So, ito yung pinaka-dark na red color. Ito. Pinaka-matingkad na red. So, kung pack na pack na talaga mag-red, I think masasuggest ko ito yung Red Bump. And yun guys, ito na yung, ilan ba to? 2, 4, 6, 8. Ito na guys yung 8 shades or 8 swatches ng Ever Belena Lip and Cheek Roller na ginagamit ko, na pinag-iiba-iba ko everyday pag nasa work kasi mas gusto ko na iba-iba yung shade ng lips ko. I'm not sure kung meron pang ibang shade, pero ito yung nakuha ko, 8 shade. So, first ay itong Red To Go. Second naman natin ay itong Whip Blush. Ang third naman natin ay itong Uptown Red. Fourth naman natin ay ito yung Mandarin Muse. And fifth naman natin ay itong Nightberry. So, pang sixth naman natin ay itong Coral Crush. Pang seven naman natin, ito is yung Toes of New York. Ito na yung last. Ito yung super red na red na red talaga. Ito yung Red Bump. Na isa-isa ko na siya sa inyo dito sa tissue. And ngayon naman, pupunta tayo sa paroroonan natin. Lechar. So, ayan. Nailagay ko na siya yung swatches niya dito sa tissue. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano pag nailagay siya sa lips. Pero this time, with a twist. O, diba? Ay gagawin natin siyang gradient. So, ito yung madalas na ginagawa ko pag nagli-lip tint ako. Kasi parang uso to sa mga Koreans na pag nag-gradient, diba, mas maganda. Sa naglagay ka lang ng normal na lip tint, diba, syempre lagyan mo na rin ng kaartihan. Ngayon, magsasample naman ako kung paano yung ginagawa ko pa nag-gradient ako. Pero pipili na lang ako dito sa shade na to kung paano ako gumawa ng gradient sa lips. So, ito yung napili ko, yung Toes of New York.
Ayan. So, ang ginagamit ko itong pinakamaliit kong daliri. Ang nilalagyan ko itong lower. At itong taas. Pagkulang pa sa inyo yung pagkaputla, pwede nyo naman dagdagan. Ayan. Yan. Tapos, kukunin ko na yung Toast of New York. Kung ano yung shade na gusto nyo. Tapos, ilalagay ko siya sa, dito sa loob, sa gitna. Ayan. Diyan lang, sa loob. Tapos, dito sa taas. Sa na nasa loob lang din. Gaganyan nyo lang. Siyempre, ito lang yung nilagay nyo eh. Yung gitna na looban lang. So, ito lang din yung gagawin nyo. Yan. Siyempre, i-blend nyo din, guys. Yan. Ayan. Sobrang dali lang talaga gumawa ng gradient, diba, sa lips nyo. So, I hope na nakatulong naman sa inyo guys itong vlog ko na to, itong video na to, para mas makapili kayo kung ano yung shade na gusto nyo pag bumili kayo ng Everbelena Lip and Cheek Roller or kung ano man na lip tint ang gagamitin nyo kung gusto nyo mag-gradient. Ayan, so I hope na nakatulong tong ginawa ko to, itong vlog na to, itong video na to. And so yun nga pala, bago ko makalimutan, 125 pesos lang ito. And sobrang magtatagal na siya, ilang buwan din yung itatagal niya, or depende syempre sa gamit nyo din. And pwede nyo siyang mabili sa SM, sa Watsons, sa Mercury. Ayan, so pwede nyo siyang makita doon. And sa mga naghahanap dyan ng budget lip tint, ayan, ito na ang solusyon. And yun guys, ito yung mga different shades. And sana nagustuhan nyo itong vlog ko na to, itong video na to. And syempre, huwag nyong kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye!